Inaasahan na ng Manila Cathedral na maraming deboto ang dadalo sa misa ngayong bispiras ng Pasko dahil na rin sa maluwag na COVID-19 protocols. Marami ring mga Katoliko ang nagsimba sa huling araw ng Misa de Gallo. At live mula sa Manila Cathedral, nagpapatrol, Nico Bagsik. Nico, magsisimula na ba ang misa? Zen, mamaya pa yung misa, no? Pero nakahanda na ang altar ng Manila Cathedral para sa gaganaping Christmas Eve concert at misa ngayong gabi. Ang ilang mga parokyano maaga pa lang ay nakapila na dito sa labas. Pero bago yan, Zen, dinumog din ang misa sa Quiapo Church kaninang madaling araw. Maraming deboto ang nagtungo sa Quiapo Church kaninang madaling araw. Naniniwala silang kapag nakumpleto ang siyam na araw na misa ay may biyayang kapalit. Ito ang nakaugalian ng 24 na anyos na si Joanne. 3 taong gulang pa lang siya ay nagtitinda na siya dito sa Quiapo, kaya halos lahat ng misa ay kanyang nakukumpleto. Ang PWD naman na si Carla mula Quezon City, kahit hirap sa pagsakay sa kanyang wheelchair, hindi alintana ang kanyang kalagayan para sumampalataya sa Diyos. Siyempre, paniniwala ko bilang deboto ng Nazareno, yung lahat ng kahilingan ko hindi naman niya na tatabla, baga di man nakukuha ngayon, sa susunod na araw hindi ko inaasahan mabibigay niya. Every year talagang tinatry ko ang best ko na makompleto ko, kasi ito na ang pinakarigalo ko sa aking sarili. At sa kabila po ng aking kapansanan, pinapakita ko po sa aking komunidad na ginagawa ko po ang lahat para makapagpasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsisimba. Dito naman sa Manila Cathedral, excited na ang mga manunood ng Christmas concert ngayong gabi, maging sa Christmas Eve Mass. Iba-iba man ang rason ng pagsisimba ngayong Kapaskuhan, pinaalala ng simbahan na ang tunay na diwa ng Pasko ay ang selebrasyon ng pasasalamat kay Jesus at sa kanyang inang si Maria. Samantala, tuloy-tuloy ang preparasyon ngayon sa Manila Cathedral para sa Christmas Eve concert at misa. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sasalubungin ng publiko ang Pasko ng maluwag na COVID-19 health protocols. Zed, katatapos nga lang ng practice, no, yung final practice, final rehearsal ng koral, at pinapasok na rin ang mahabang pila ng mga parokyano na nandito kanina sa labas. At yung concert nga na yan ay susundan ng simbang gabi na pangungunahan naman ni Cardinal Advincula dito sa Manila Cathedral. At yan ang latest dito. Balik sa inyo sa studio, Zen. So Nico, anong oras yung Christmas concert? At sino mga magpa-perform? Zen, 7 PM ang simula ng Christmas concert. Ano? Kaya magsisimula na to ng mga in 5 minutes. Magsisimula na to at magpe-perform yung resident choral ng The Manila Cathedral. At mamayang 8 PM nga yung simbang gabi na papangunahan ni Jose Cardinal Advincula. All right. Maraming salamat at Merry Christmas, Nico Bagsik.